ayan, dito tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Sasahugan natin siya ng laham. So, nagpakulo ako ng laham, mga kahimala. Gusto ko kasi yung pinakulo siya para matanggal yung angutan niya. Then, ito na siya. Nagay natin dito sa ating pinag. Binisahan. So, ang niluluto ko nga pala ngayon, mga kahimala, ay takbe. Dito ako ng takbe. So, ito yung sahog natin, karne. Pinakuluan ko yan, kaya hindi na magtatagal is talaga na natin ganyan yung ating mga gulay. So, tutimplahan na rin natin siya ng asin. So, asin ko yung ating pampalasa. Wala akong mga magic-magic sarap. Ayan. Then, paminta powder. Yun lang po yung sahog. Sesonin lang ating takbe. Ayan. Lagyan natin siya ng pumpkin paminta. Lagyan natin siya ng paminta powder. Ngayon, lagyan natin din yung ating gulay na bet. Lagyan naman natin. Lagyan natin yung ating mga gulay. So, ito yung aking takbet. Nugasan ko muna siya. Meron siyang kalabasa, talong, okra, bagu din sa nilagay ko kasi wala kaming sitaw. Ayan. And yung tawag dito, nanahin natin yung kalabasa. Kalabasa. Nagtitrade ako ng takbo kasi wala akong lamang, kaya laham na lang o laman ng pupa ang aking ilalagay na sahog. Ayan. Pwede din natin yung lagay na maya-maya mga kalimala ng konting soy sauce. So, tataktan ko lang muna siya. Ayun, hayaan ko muna siya dyan na lumambot yung ating kalabasa. Maya-maya natin ilagay yung ating gatang mga gulay. Ayan, check ko na yung ating kalabasa na yan yung ilagay. Ayan. Kulang-kulang pa siya. So, pwede na natin mga kaimala ilagay yung ating ibang gulay. Ayan, yung ating ibang gulay. Madali lang kasi itong lumambot na kalabasa na ito. Hindi ito katulad ng yung bilogan. Pwede na natin ilagay yung ating ibang gulay. Ayan. Then, lagyan natin siya ng konting soy sauce. Kasi wala ang gulay. Medyo matilaw yung ating pagkabidyo kasi ilaw is maliit lang. Ayan. Lagyan natin ng konting toyo. Para lang may konting gulay. Then, syempre, hayaan lang muna natin siya dyan. Kumulo. Hayaan natin siyang kumulo. Paano kumulo? Balikan natin siya later. Ayan, tingnan natin. Wow! Ang bango niya, mga kahimala. Sa pagluto ng gulay, mga kaimala, ayoko yung overcook. Gusto ko yung may pagka-crispy pa rin yung mga gulay. Gusto ko yung tumutunog pa siya habang hinunguya. Masarap siya. Ating gulay. Ganda ng kanyang gulay kasi with kalabasa. Siyempre, meron siyang karne. Hanapin yung lasa. Yan, tama lang yung kanyang timpla. Thank you.
pwede na akong magsandok at magpapakita ng ating gulay. So, mapapakin ko lang ito mga kain na wala akong rice. Ito lang talaga yung ating kakainin. So, ayan. Magsasandok na ako ng aking papapakin. So, ayan. Wow! Pakbet with laham. So, yan po yung aking hapunan. So, hapunan natin yung gulay. Kanina, nag-ihaw ako ng talong. Ngayon, ito naman ang aking hapunan. This is it, my hapunan.